sa interpretasyon ni Inang Dinos. At ibahagi ito sa bawat isa. Ako ito, aking mga anak. Ang inyong Panginoong Hesukristo na nagwiwika sa mga oras na ito. Ako'y nagpapasalamat sa bawat isa sa inyong lahat. Sapagkat sa pagtawag ng Diyos, kayo'y tumugon sa araw na iyon. At kayo'y mapalad, sapagkat ang tinig ng Diyos ay inyong narinig sa inyong mga buhay. Kaya magpasalamat kayo, sapagkat hindi ninyo isinara ang inyong mga puso upang ang pagtawag ng Diyos kayo ay tumulong. Kaya kayo na naririto na mga tinawag ng Diyos. Nawa kayong lahat ay palagi ninyong buksan ang inyong puso at isipan upang ang hiwagang ito na nararanasan ng inyong komunidad ay inyong maunawaan. Ngunit kapag hindi ninyo binuksan ang inyong mga puso at isipan, tunay nga na hindi ninyo maunawaan ang hiwagang ito na nararanasan ng inyong komunidad. Mapalad kayong lahat, aking mga anak, sapagkat kayo patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos, kailanman ay hindi kayo mabibigo, aking mga anak. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nakagabay at nakapatnubay sa inyong lahat. Kaya kayo ay patuloy kayo na ipanalangin ninyo ang sanlibutan ito. Sapagkat marami pang mararanasan ang sanlibutang ito na mga pagsubok at mga trahedya. Ngunit sa pamamagitan ng inyong sama-samang panalangin, diringgin kayo ng aking Ama. At ito ay inyong mapagtatagumpayan. Huwag kayong mabagabag, aking mga anak, sa mga naririnig nyo na mga mensahe. Kayo'y manalig at magtiwala sa Diyos, sapagkat kailanman ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay Diyos na makatarungan at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kayong mag-alala sa mga pagsubok na inyong nararanasan sa inyong mga buhay. Dumating man ang mabigat na pagsubok sa inyong mga buhay, huwag ninyong kalilimutan na may Diyos na patuloy na nakagabay at nakapatnubay sa bawat isa sa inyong lahat. Kaya mapalad kayo at nauunawaan ninyo ang hiwagang ito. Patuloy kayo na magpasalamat sa Diyos sapagkat kayo'y tinawag sa Kanyang kawan. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyong lahat ay ang Diyos na naglikha sa inyong lahat. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na dakila ninyong manggagamot.
siya ang Diyos na nagliligtas sa bawat isa sa inyong lahat. Kaya aking mga anak, huwag ninyong kalilimutan na tawagin ang pangalan ng aking Ama sa araw-araw ng inyong mga buhay. Sapagkat sa pagtawag ninyo sa pangalan ng aking Ama, siya'y darating at kayo ay kanyang tutulungan. Siya'y patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa inyong lahat. Kailanman ay hindi niya kayo pinababayaan. Kailanman ay hindi niya kayo ginugutom. Kailanman ay inililigtas kayo sa lahat ng kapahamakan. Sapagkat siya ang Diyos na tapat ang pangako sa bawat isa sa inyong lahat. Na kapag kayo ay nananalig at sumasampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi kayo mabibigo. Sapagkat walang mabibigo na lingkod na patuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Yan ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa inyong lahat. Kaya nawa kayo na naririto, huwag kayong huminto sa inyong paglilingkod. Dumating man ang mabigat na pagsubok sa inyong mga buhay, panaligan ninyo ang lahat ng inyong naririnig na winiwika ng Diyos sa bawat isa sa inyong lahat. Sa pagtugon ninyo sa kalooban ng Diyos, makakamit ninyo, aking mga anak, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Tandaan ninyo, aking mga anak, na isa man ang maglingkod sa isang sambahayan hanggang ika-sampung salin lahi ang Kanyang ililigtas at Kanyang pagpapalain. Kaya sa inyong paglilingkod, maililigtas ninyo ang inyong mga angkan. Kaya kailanman ay huwag kayong tatalikod sa Diyos. Sapagkat mayroon itinakda ang Diyos sa bawat isa sa inyong lahat. Nagtatakda ang Diyos sa pagtawag sa inyo. Kaya huwag kayong mabahala sa inyong mga mahal sa buhay. Sapagkat sila'y tatawagin ng Diyos kasama ninyo na maglilingkod sa Kanya. Sapagkat sa bawat buhay ng tao ay may itinatakda ang Diyos. Tandaan ninyo, aking mga anak, ang Diyos lamang ang inyong aasahan sa inyong mga buhay. Sapagkat kung sa sarili niyo lamang ay hindi ninyo kaya, aking mga anak. Ngunit ang Diyos ay kayang-kaya niyang ipagkaloob sa inyo ang ninanais ninyo sa inyong buhay. Sa bawat paghingi ninyo sa Diyos, kayo ay patuloy niya na binibigyan. Sa bawat pagkatok ninyo sa Diyos, kayo'y patuloy niya na binubuksan. Sa bawat paghanap ninyo, kayo ay makakasumpong. Yan ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Kaya huwag ninyong panghinayangan na kayo ay humayo at tumalima sa gawain ng Diyos. Ipalaganap ninyo ang salita ng Diyos. Sapagkat maraming tao sa sanlibutan ito ang inauuhawan ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi nila nababati kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sapagkat hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos
ang nagbibigay ng kaligtasan ng mundong ito. Ang salita ng Diyos ang babago sa inyong mga buhay. Kaya nawa, huwag ninyong panghinayangan na makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pakikinig ninyo ng salita ng Diyos, kayo ay babaguhin ng Diyos at mababatid ninyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya nawa kayo na naririto, magpatuloy kayo na maglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kailanman ay hindi kayo mabibigo sa inyong mga buhay. Tandaan ninyo ang lahat ng inyong naririnig at nawa isabuhay ninyo ito at isa puso ang lahat ng inyong naririnig na mga mensahe ng Diyos. Salamat sa pagparito sa hapong ito. Sumainyo ang grasya ng Diyos. Salamat sa inyong lahat.